Papoong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon, ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyong. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa paglukluk mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkalob mong sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya'y may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipaparatang nila. Ang pinagtatalunan na nilang tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay, Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin.
Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw'y aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin, iyong kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang puon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa kanya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito
upang mapakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Pong Jesus Nazareno po sa inyong lahat. Palakpakan muna natin at tayo'y magbigay ng papuri sa ating mahal na Senyor. Ang salita at gawa kailangan magkatugma. Ang salita at gawa kailangan magkatugma. Hindi natin maikakaila na ang pagmamahal sa Diyos at pagdilingkod sa kapwa ay iisa at hindi pwedeng paghiwalayin. Mga kapatid, ito po ang ipinapakita ni Jesus sa ating ebanghelyo nang tanungin niya si Simon Pedro, "Kung iniibig mo ba ako?" Iniibig mo ba ako? Ito yung tanong ni Jesus kay Simon Pedro. Tatlong beses tinanong at tatlong beses sumagot si Pedro ng, "Opo, iniibig kita." Pero hindi sapat iyon. Dahil sa tuwing sinasabi ni Pedro na iniibig kita, dinudugtungan ito ni Jesus ng utos. Utos na may paglilingkod sa kapwa. Laging sinasabi ni Jesus, "Pakanin mo ang aking tupa. Pangalagaan mo ang aking mga kawan." Hindi pwedeng paghiwalayin ang salita at gawa. Kaya pag sinabi mong iniibig, hindi lang kailangan naririnig. Kailangan nakikita at kailangan nararamdaman. Alam natin yung kwento na si Pedro tatlong beses itinatwa si Jesus. Kaya nga si Jesus siguro nagtatanong. Kaya nga si Jesus tatlong beses din nagtanong. Siguro nadala na si Jesus kasi matapos mangako ni Pedro na ibibigay niya kahit sarili niyang buhay kay Jesus, sa isang iglap nawala ang pangako. Sa isang pagsubok, umatras si Pedro. At dahil sa takot, tinalikuran niya ang sinabi niyang, "Minamahal ko si Jesus." Sa isang iglap, ang bilis nagbago ni Pedro. Kaya nga, tatlong beses, ibinalik ni Jesus ang tanong, "Iniibig mo ba ako?" Siguro, gusto ni Jesus makasigurado o makasiguro. Gusto ni Jesus hindi lang marinig, kundi gusto ni Jesus makita ang pag-ibig ni Pedro. Hindi lang ito pag-ibig na salita, kundi pag-ibig na may gawa at nararamdaman. Sa kahit anong panahon, panahon ni Jesus o panahon natin ngayon, ang daling magsalita. Pero kung anong dali ang pagsasalita, siya namang hirap ipakita sa gawa. Siguro isang taon na lang mula ngayon at eleksyon na naman. Isang taon na lang at ilang buwan na lang kampanya na naman. No? Alam nating lahat, alam na natin na kapag kampanya, ang daming pangakong maririnig. Ang daming magagandang salita
ang sasambitin. Pero sana, alam na rin natin, sana dalang-dala na rin tayo na makarinig lang ng puro salita, wala namang gawa. Sana ngayong panahong ito, tinitignan natin kung ang mga magsasalita ba ay mayroong nagawa. Alam naman natin, sila-sila pa rin yan. Wala namang problema doon. Pero tignan natin, yung bang ipinangako, natuloy o napako? Yung bang mga sinabi, natupad o naglahong parang bula? Hindi pwedeng paghiwalayin ang salita at ang gawa. Kaya hindi pwedeng sinasabi mong kaibigan mo ang isang tao. Pero kapag oras na ng pangangailangan, kapag mayroon ng sakit, hindi ka na mahagilap. Pero noong kasiyahan, noong birthday, noong may okasyon, andyan ka. Eh, hindi kaibigan yun. Hindi ka kaibigan kung ganun. Ang kaibigan dapat nagtutulungan. Ang kaibigan dapat nalalapitan sa oras ng kagipitan. Pero dapat kung nangutang, magbayaran. Huwag magtaguan. Hindi yan ang kaibigan. Kapag sinasabi mong kaibigan, kailangan tugma sa mga gawang ipinapakita. Ganon din sa pag-aasawa. Kung sinasabi mong asawa mo ito, kung pinakasalan mo at pinangakuan mo na mamahalin habang buhay, mahalin mo hanggang kamatayan. Eh yung iba, wala pang isang taon, tumingin na sa iba. Hindi pa nakalimang taon, iniwan na. Hindi tugma ang pinangako. Kailangan pag sinabi mong minamahal, ipinapakita sa gawa at nararamdaman ng puso. Mga kapatid, ito ang nais ipakita sa atin ni Jesus. Ito ang nais niyang ituro sa atin ng ating mga salita, dapat nakikita sa gawa. Hindi hiwalay, hindi magkaiba, at hindi magkalayo, kundi iisa. Tandaan, ang mga salita na walang gawa ay pawang ingay at kasinungalingan lang. Pero kapag ang salita ay nakikita at nararamdaman sa gawa, ito ay nagiging katotohanan. Parang pag-ibig, hindi pwedeng puro salita. Kailangan makita sa gawa at maramdaman. Ito yung gusto ni Jesus. Kung sinasabi mong mahal mo si Jesus, hindi iba at hindi magkalayo ang ipinapakita mo sa iyong kapwa. Si Pedro, tinanong ni Jesus, kung mahal mo ba ako? Pero kasama nito, ang ipakita sa gawa at higit sa lahat, maramdaman ng lahat. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob
sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19 upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay, ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman umatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyon. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Umhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan mo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Diyos sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming mababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po.
ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang sa ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkalob mong ito ay maging pagsasalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. At sumaiyo. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman at nahihirapan at may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.